So yun, no, sayang din naman kasi yung ano opportunity. Pagkakataon, no, na andito na tayo sa Pasay, sa Manila, Metro Manila. Eh, gusto ko na lang din kayong ano isama kasi may iba diyan sa inyo kasi na kaka-subscribe lang, no. Kakapalo lang sa atin kahapon noong mga nakaraang araw. So, isama ko na sila. O kayo din, pwede rin kayong sumabay, no. Depende sa inyo diyan. Wala namang bayad, no, just for free. So, muna dito sa aking hotel na Floral Mansion Hotel, Pasay Tramo, you know, Tramo. Tramo Pasay. Lakad lang na ng konti papuntang ano, MRT station, MRT Top. MRT Top, yan po yung pinakadulo, ha, south area. Sakay tayo ng ano ba, magbag. Mas maganda rin ano, bus, no. Kaso malayo pa yung bus, eh. Bus station, carousel. So, mas maganda MRT na lang. Tapos from MRT, sakay tayo bababa tayo ng Ayala. So, syempre, sama ko kayo. Sabay na tayo, ha. Walang bayad, just for free. Hits na lang kayo dyan. So, ito yung lugar. Tramo, Pasay Top. Ayan o, Idsa Pasay. Or Idsa Top. Garcia. Mga tao dito. Ngayon, Sabado, walang pasok. Syempre, walang masyadong tao. Pero, since Metro Manila, traffic pa din. Tapos ito naman yung ano, skyway na yan. Yan po yung diretso papuntang Airport Nichols. Terminal 1, 2, 3. Pwede dumaan dyan. Kunyari, meron kayong service. Galing kayong ano, Makati. O, dito kayo dadaan. Tour lang, ha. Tour lang to. Sa mga kabisado na ang Pasay. O, na kayo manood. Sa mga pamilyar na ang Manila, huwag na kayo manood. Kasi ito, update lang to, no? Anything under the sun. Anything goes sa daan. Ayun, tramo. Ibig sabihin pala, barangay tramo, isang kali, gano'n, no? Tapos ka, doon sa isa, Cabrera. Okay. Yan ba yun? So, shout out mga taga-Pasay dyan. City of Pasay, Idsa. Sa Auspuso, kayong pinaglilingkuran. In fairness, malinis ang ano nga, Pasay, ha? Ito talagang ano, lugar na to. Pagkagabi na, alas 11, alas 12, madaling araw, makalat to dito, madumi. Kasi may mga nakatambak na basura. Yung ano ba, yung nakatambak na basura kasi kukunin nyo ng ano, ng garbage truck. Pagising mo sa umaga, like alas 5, alas 6 ng umaga, wala na, malinis na siya. O, diba? Pasay City. Ang Pasay City na maliit lang, no? Ulitin ko, 400,000 population lang. Pero yung kanyang ano, 13.5 kilometers squared ang kanyang size, no? Maliit lang pala, talaga din siya. Maliit na ano, maliit siya na land area para sa 400,000 population. It doesn't mean na kunti ang tao, eh ano na, no? Hindi na siya densely populated. Kasi nagmamatter din yung size. For example nga lang talaga, Pateros. Ang liit ng Pateros. Like, ilang ano lang ba yun? Parang nasa 26,000 population lang meron sila. Or 30 ba yun? Tapos ang kanilang land area, napakaliit. Oh, sobrang liit lang talaga siya. Kaya nung tinanong ko yung kanyang ano, density population, hindi ako, dito accurate, ha, kasi hindi naman ako talaga matandaing tao, no? Binabasa ko lang, so more or less mga ganun, no? Yung mga binibigay ko na information. Kaya tinan nyo dyan, nasa mga 26,000 or papuntang 30K yung ano, tao nila population. Pero first class municipality, syempre. Ikaw ba naman na maliit na municipio pero napapaligiran ka ng ano, ng mga HUC, di ba? Mga billionaire city. Maaambunan ka talaga ng yaman. So, ang kanyang ano, population parang 48,000 ano, ilang ano yun? Basta malaki. Malaki ano, densely populated din sa Pateros. Okay, Pasay City. 400,000 lang. Pero maliit lang ang land area, kaya ito. Densely din siya populated. Sabado pa tong ano, ha? Sabado to na scenario, mga hagara. What more kapag ka Lunes and Viernes? Davao City, 2 million, ah, di ba? Sabi mo, oh, daming tao para sa Davao. 2 million, totoo yun, maraming tao. Pero kung isipin mo na baka populated and polluted, hindi.
kasi napakalawak ng Landeria para sa 2 million. Gawin natin 10 million, pwede na siguro yun. Sapat na yun para sabihin overpopulated ang Davao. Okay, dito na tayo sa may MRT top. Kung saan na tayo ay sasakay ng MRT papuntang Ayala. So ito yung senaryo dito, malinis ha. Kahapon na ako yung dumating dito ako ng hapaw ng alauna, alas 2 ng hapon. Tapos Biyernes siya rin ha, Biyernes, so maraming tao din kasi pasokan, eskwela. Kasi wala nang ganun mabibili ngayon. Yung pwede siya pang backpack, pero laki nun. Anyway, kahapon Biyernes, maraming tao, may pasokan, eskwela. Pero malinis pa rin yung daan. Tapos ang mga tao halos magbabanggaan. Diba may mga basurahan. Para sa kung nakapunta ka ng Manila, early, mga year 2010, bago pa na Duterte. So, kung nakapunta ka sa Manila, talagang sobrang laki ng pinagbago sa daan. Sa linis lang ha. Diba? May mga basura, syempre. May mga opos ng sigarilyo, mga cigarette butts, may makikita ka pa rin ganun. Pero syempre, napakalinis pa rin yan compare sa considering na grabe, densely populated. Hundreds of thousands katao ang araw-araw na dumadaan dito. Okay, akita tayo. Yung ganun ba, si nanay, wala siyang paa, putol, tapos pa yung mga kamay niya, mga sira-sira, kung ano pa man. Tapos, siguro yung bigyan ka ng 50, 20, no? Ang sobrang saya na nila, sobrang laking tuwa na tapos. Para sa ating ati, 20, 30, minsan. Alam mo yun, mga pagkain, kumakain ka ng mga pagkain, medyo may presyo, tapos hindi natin inuubos. Parang nasasayang lang din natin, di ba? Na kung totoosin, kung ikakalculate natin yun ng mga value na sa mga 50 to 100 din yun, parang sinayang lang natin. Tapos ngayon, makakaraan tayo ng mga ganyan na legit naman talaga na kawawa, Walang paa. Tapos yung kamay, ganun pa, hindi nakaano ng maayos. Hindi nga siya makatanggap ng maayos ang pera na binigay natin, Pero siya? Yan ang hingi. So, binigyan natin ang pera, magkano binigyan? 60 pesos, tatlong nagbibendi. Parang pwede namang hindi, pero naisip ko wala talaga siya magagawa, Hindi pa, siya disabled. Kawawa kaya. Yun, sa halagang 60 pesos, alam mo yung kabilang kamay niya, ganun din, ganun. Gumaganon siya, parang thank you, thank you siya, ang galing. Pwede naman sana baliwalain lang yun, wala problema. Kaso nakita mo yung kalagayan niya, tapos meron ka rin namang barya, di ba? Hindi lahat ng mga nanghihingi ay deserve bigyan. At hindi rin lahat ng mga andyan ay trip nilang manglimos ng talaga. Yung iba talaga, wala talagang choice. Naawa ko sa ano, kay nanay. Naawa kay nanay, mamaya babalikan ko yun. Kulang kasi pera ko dito. Kamasahe ko pa ito. Di pa ako nakapag-gas out withdraw. Kung meron sana ang pera, pinigay ko na sa nanay. Kawawa yun. Alam mo yun, hindi na nga makandala yung kanyang isang kamay, yung dalawang kamay, tapos nagano pa siya nag-wave, parang nag-drink yung gano'n. Galing. Tsaka nga pala mga gala, today is a birthday ng ating channel. Sobrang daming tao, pila ka rin. Dito kasi, pila-pila kasi talaga si Sima sa Manila. Yung mga papunta pa kong tiga, show will bar po, ibuin mo tayo pumili ng ticket sa window ito, sa lolo. Diretso pa tayo sa lolo, window ito. Kakaano pala natin, kakapila pala pag lingo natin sa likod. Ang haba na ng pila. Nakasunod sa iyo. O yun, Galing. So yun, today is second year birthday ng ating channel. November 11. So naawa ko yung nanay, wala na siyang paa. Artificial yung kanyang paa, tapos dalawang kami na ganun. Nanghingi lang siya, wala siyang choice. Kaya tayo na andito, kahit pa man gano'ng kahirap yung buhay natin, as long as kumplito pa yung kamay, malusog pa pangatawan, mayroon pa tayong option, may mapagpapiliin pa, makapagtrabaho pa kahit paano. Pero yung mga gano'n, wala talaga silang choice, kundi umasa. Don't open ang pride. Ayala.
Hirap pa na pamasahe ngayon, no? 13 pesos yung minimum, 28 yung pinakamahal. Diba, daming tao, no? Siyempre, Metro Manila. Nasa 600,000 to 700,000 daily ang sumasakay sa MRT. So, ang Davao, hindi pa naman ganito yung sitwasyon, no, na halos takbuhan habang naglalakad. Basta mararamdaman mo na talaga yung ano, pressure sa oras sa Davao kapag ka-uwian at papuntang pasukan sa eskwela at trabaho. Nagmamadali, naghahabulan sa jeep, no? Kasi siyempre, kumbaga ano na, no? Parang ano siya, pabilisan ng galaw sa Davao kapag ka-uwian. Kasi gutom na yun, eh. Di ba, no? Nakapagod kayo, ano, nakakatakot palipasan ng gutom, ha? Tapos araw-arawin mo yun, naku, patay ka. Maano ka, pwede kang mapas mo. Yan ang ano, sabi kong Cabayan Hotel. Tatlo yan sila dito, Cabayan Hotel, Red Doors, tapos Flor Al Mansion. So kung medyo may beer naman kayong pera pambayad ng hotel, kasi punuan yung Sogo Hotel, which is as mas ano siya, mas mura din siya kumpara dito. 3,000 yan, 2,000. Gabi sila po tayo sa last car para makaupo. Sa dulo tayo para makita natin yung ano, view. Dulo. Naluwag pa daw doon. Okay, yun na siguro. At dito na magtatapos yung ating video. Maraming salamat sa panonood and bye-bye.